Welcome back to my YouTube channel. So, kumusta kayo dyan? So, sana safe tayong lahat. So, sa araw na ito mga kabikers, ay ang ating ituturo sa inyo ay kung paano gumawa ng cinnamon roll na a la cinnamon, yung cream cheese topping. So, ituturo namin sa inyo kung paano ito gagawin at ang process nito. So, halina! Umpisahan na natin. So, ngayon mga kabikers, meron mo tayo dito ang mga ingredients. Ito po, naka-prepare na, tinimbang na namin. So, meron tayo 1,000 grams na bread flour. So, meron tayong yeast. So, meron tayong 8 grams. So, ayan, ilalagay ko na po mga kabikers. Dito ko na ilalagay yung sa flour ko na ilalagay yung yeast. Kasi instant yeast naman yung gamit natin. So, at meron tayong bread improver, so ilalagay ko na rin dito. So yung bread improver natin is 4 grams. So dough strengthener po ang nilalagay natin mga kaibigan, mga kabikers. So dahil cinnamon roll ang gagawin natin, ala cinnamon, so ang dough natin ay lalagyan natin ng 10 grams na cinnamon powder. Ayan mga kabikers, tingnan niyo po. So dito ko lang din siya ilalagay. I-mix ko lang din siya dyan. Ayan. So, nalagyan ko rin siya dyan para po yung flavor po ng cinnamon is bawat kagat mo ay nandun. Hindi lang siya hindi lang siya sa palaman, kundi maging sa dough, mayroon kang matitikman na cinnamon flavor. Ayan, nalagyan po siya mga kabikers. So, even mga kabikers yung ating milk powder. So, dito na rin natin siya ilalagay. So, kahit anong milk powder ang gamitin nyo, pwede kayong gumamit ng buttermilk. Skim milk. So ang gamit ko ngayon ay buttermilk mga kabikers. Nalagay ko lang siya dito. Fold in na tayo. Yan. So ngayon, mayroon tayo dito ang salt. Mayroon tayong salt na 15 grams. So mayroon tayong white sugar na 200 grams. So mayroon tayong 500 grams na water. So mayroon tayong butter na 20 grams, mayroon tayong 50 grams na shortening. So, pinag-combine na natin mga kabikers. So, in total, yung fats natin is 7%. So, yun. Ang proseso mga kabikers, ganyan na. Pagsama-samahin natin yung dry ingredients. Tapos, meron tayong 3 drops mga kabikers. So, meron tayong itong salt saka sugar ay tutunawin natin dito sa tubig. Dahil natunaw na po mga kabakers kanina yung asin saka yung sugar, so ilalagay na natin ang ating flour. So ilalagay na natin mga kabakers. Incorporate na po ng flour yung water natin, saka na lang natin ilalagay yung fats, yung shortening natin. So, pag nakita natin na okay na, siguro mga, depende sa mixer kasi may mixer na mabilis na may incorporate, mayroon ding medyo mabagal, yung spiral po mabilis, isang minuto, incorporate niya na. So, ito mga 2 minuto naman siya bago ma-incorporate yung mga ingredients natin. So, atay na natin. Mga bakers, nag-incorporate na yung mga ingredients, so, ilalagay ko na ngayon yung fats natin. Yan mga kabikers, so ito. So gagawin natin mga kabikers, so i-rest muna natin siya. So 15 minutes tatakpan lang natin. So plastic or anything, paper or clothes, so anything na pwede mong ipapit na walang hangin na makakapasok. Okay, so 15 minutes mga kabikers. So habang ito ang dough natin ay naka-rest, so gagawin natin, i-mix naman natin yung cinnamon powder dito sa sugar niya. So ang ratio nito mga kabikers ay 10% ng ating brown sugar. So kunwari yung brown sugar mo ay
100 grams, so meron kang 10 grams na cinnamon powder. So yung balance ng flavor saka yung sweetness ng sugar natin. So ngayon, meron tayo ditong 600 grams of brown sugar. So meron naman tayo 60 grams ng cinnamon powder. So makadali lang mga ka-bakers, ganito lang. So ilalagay mo lang siya dyan. So yun. Tapos baka ng spatula, i-mix mo. Mga ka-bakers, so pagka nakita nyo na na kung purple niya siya, so ganyan na yung kulay niya. So ready na siya for palaman. Ayan na siya, oh. Tingnan niyo mga ka-bakers, yan. Napakabango. Ayan mga ka-bakers. So okay na siya. So mga ka-bakers, pwede po kayong maglagay ng mga varieties nito. So pwede mo lagyan ng nuts. So pwede nga reason, pwedeng glazed fruit. So, anything na gusto ninyo, so, pwede nyo ihalo dito. So, ngayon, ang gagawin natin ay plain lang siya mga ka-baker. So, wala po tayong available dito ng mga nuts, mga fruits. So, ang gagawin natin ay cinnamon tsaka sugar lang. So, mamaya, yung toppings lang yung kakaiba naman sa atin. So, mayroon naman tayong cream cheese toppings. Mga ka-bakers, ito po isang request ng isang subscriber natin. Nagagawa tayo ng cinnamon with cream cheese powder. So, ngayon mga ka-bakers, ready na po. So, ito na. Itingnan na natin. Mga 15 minutes na yung ating dough. So, ayan. Pupusan natin. Ayan. Ayan. Tingnan niyo mga ka-bakers. So, napaka, ano nyo na, napaka smooth nyo nakuwakan. Bakers, nai-spread out na natin yung ating cinnamon. I-roll na natin mga ka-bakers. Ganito. Yan. So, ganun na kasimple mga ka-bakers. I-roll mo lang. Yan. So, pagka nakabuo ka na ng roll, napakadali na lang yan mga ka-bakers. I-roll mo siya. Okay. So, kailangan yung mga ka-bakers ay medyo mai-roll mo siya na maayos. Bago ka mag dire-diretso. So, yan. So, yan mga ka-bakers. Yan. I-roll na natin sa maayos. Landahan. Bakers. So, i-rest ulit natin siya ng mga 5 minutes para mapapahaba pa natin siya ng konti. Kasi ito, napakalaki yung analis. So, kailangan na-rest mo natin sa 5 minutes para magiging elastic ulit siya. So, 5 minutes mga ka-bakers. Kayaan natin siya itong nakakain. Yeah.
nakakapag-rest na po siya ng another 5 minutes. So ngayon, i-stretch na natin siya. So para i-cut na natin siya dito sa weight na gusto natin. Mga kabakers, kahit na wala tayong proper sa bahay, okay lang naman sa bakery, hindi naman yun na dahilan para hindi tayo makagagawa ng pinapay. So, sa mga bakery, wala naman talaga kadarasan na ganito. Ang ginagawa lang po natin ay tinatakpan lang natin ng plastic para hindi po magkaroon ng blister yung mga pinapay natin o hindi mamalat, hindi tumigas yung crust ng pinapay natin. Ayun, mga kabakers, antayin natin ng isang oras bago natin ito isalang sa oven. Okay, ayan mga kabakers, so habang tayo ay nagpapalsa ng ating tinapay, so ngayon gagawin naman natin yung ating cream cheese topping. So, ayan mga kabakers, meron tayo dito cream cheese, so isang 220 grams. So ngayon tayong all-purpose cream. Ini brand ng all-purpose cream, walang problema basta all-purpose cream. So meron naman tayong powdered sugar, so 50 grams. So meron din tayong butter na 50 grams. So ang gagawin na natin mga bakers ay paghalu-haluin lang natin sila. So ayan, lagay natin natin yung butter. Lagay natin yung powdered sugar. So manumanuhin na lang natin. So ito na yung itsura niya. Ayan, yung sa gilid i-script na lang natin. After 1 hour, sasalang tapos ilalagay natin sa taas. Very yummy.
Ayun, mga kabikers, so 1 hour na. So titingnan na natin. Ayan na, ito na yung ating cinnamon. So after 1 hour, so ito na ngayon siya. Ayan siya ngayon, yung ating cinnamon roll. So ready na siya. Ready na siya para isalang sa oven. So ang init, ang temperature ng oven natin, so meron tayo dito 180-170 sa ibaba. So magsiset pa yan. So dahil kapapanda lang natin, so nakapreheat kami. So after ilang minuto ay magsiset na siya, babalik na siya dun sa 180. Ayan mga kanya. So ang temperature na gamitin natin sa pagluluto na to ay 180 centigrade. So lulutuin natin siya within 15 to 17 minutes. So yan ang siset natin mga kabikers. So magsiset tayo. So set natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes, check natin kung luto na yung ating cinnamon roll. Ayan, exciting! So, sige! Okay mga ka-bakers, so natapos na po yung ating 17 minutes na baking time. So, tara, check natin. Ayan, ayan na po yung ating cinnamon roll. So, ready na siya. Okay. So, check natin kung may swelo na. Okay, ito na yung ating cinnamon roll. So mamaya, pagka lumamig na siya ng konti, mga ka-bakers, ilalagay na natin yung ating toppings. Ayan. Ito na yung cinnamon roll with cream cheese topping. Woo! Sarap! Yeah, so request granted. Yeah, so sa mga subscribers natin diyan na mayroong gustong recipe na i-request para i-demo dito sa ating channel, so mag-comment lang po kayo, mag-share kayo sa ating YouTube channel at pag may time gagawin na kagad natin. Maraming salamat po. So mamaya, so abangan niyo po yung paglalagay natin ng toppings natin. Sige. Ayan mga ka-bakers, so ito na. Lumamig na po yung ating cinnamon roll. So, it's time po para lagyan natin siya ng cream cheese toppings natin. So, napaka-simple lang mga ka-bakers. Ito na po siya. Ito yung cream cheese natin. Yung ginawa kanina. So, ang gagawin natin mga ka-bakers. So, lagay lang natin siya dyan. So, tapos, yan. Whew. Choice. Pwede tayong gumamit ng chocolate, pwede tayong gumamit ng caramel, pwede tayong gumamit ng blueberry. So, kahit anong gusto nyo pang dressing nito mga ka-bakers, pwede. So, si cinnamon, ang kanyang dressing ay isa sa mga masarap na dressing niya ay chocolate, choco fudge. So, meron din tayo yan. So, mamaya, after nito, mga ka-bakers, ay lalagyan natin ng chocolate ito. So, para. Pwede kayo maglagay ng blueberry, pwede kayo caramel sauce, so
Kahit anong gusto nyo, pwede nyo ilagay dito pang dressing natin. So, ganyan lang mga ka-baker. So, yan. Ayan na po yung ating finished product. Ayan na yung mga baker. Yung ating cinnamon roll with cream cheese toppings. Yan. Maraming salamat mga baker sa inyong pagpanood, sa inyong pagsubaybay. Magpatuloy lang po tayong mag-subscribe. Magmanood na natin mga video. Marami po tayong mga technical tips na i-share at mga recipe dito. Mag-comment lang po kayo dyan. Mag-comment lang po kayo dyan kung ano yung mga recipe na gusto nyo gawin natin. At gagawin po natin dito sa ating channel. So, ayan mga ka-bakers. So, maraming salamat muli sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa inyo pagpanood sa demo natin for today. So, God bless sa inyong lahat. Maingat po kayo. So, huwag mo nang lalabas ng bahay. Manood na lang muna kayo ng YouTube. So, dahil napakahirap ngayon sa labas. So, ngayon mga ka-bakers, ako po'y magpapasalamat muli sa inyo. Patuloy na po kayong mag-subscribe dito sa aking channel. So, ito nga pala ang inyong ka-baker Benz na nag-iwan ng isang kasabihan. When the baking is done, maraming hugasan!